updated version kung paano nga ba ma-activate ang inyong last pay later. So ito na nga, para sa kaalaman ng lahat, ay meron na akong last pay later. Pero ito nga, sa account ng asawa ko is nagkaroon siya ng last pay later. Kaya itatry natin kung may mga nabago ba sa mga pagpipilapan or mga process. Kaya tingnan natin. So ayan, punta muna tayo at makikita nyo na yung last pay later. So ayan, i-activate na natin. So ayan, kagaya ng dati is need natin i-verify ang ating ID. So dapat ang pagtitik natin ng picture ay hindi dapat blurry, walang glare, or hindi siya sobrang dilim. Tapos ito yung mga pwedeng ID na pwede nyo ipasa. Dati apat lang, ngayon meron na silang more ID types. So ayan, dati passport lang, driver's license, UMID, PIL ID. Ngayon meron na rin postal, PRC, at SSS. Ayan, ngayon akin is lalagay ko yung driver's license. So ayan. Pag napansin nyo yung mga edges ay nakulay blue na, it means i-hold nyo siya, huwag nyo siya igagalaw para ma-scan siya ng maayos. Tapos yan, kapag na-scan na siya is need nyo mag-face verification. Ito nga ang tips para ma-approve yung face verification. Dapat walang iba't ibang mukha na makikita, naka-close yung mata, walang face mask, at hindi rin blurry. Ito na nga, itatry na natin siya is, yan, pag na-detect na kayo, kailangan nyo i-blink para ma-approve yung inyong picture. Next naman ay i-verify ang inyong phone number. So, dapat ang gamit nyong phone number ay makaka-receive ng text at hawak nyo pa. Dahil nga, magsisend sila ng code at inyon yung gagamitin natin. Tapos after that is automatic nang mag-fill up yung mga basic information na nakita sa ID ninyo. May ilan lang kayong mga kailangan fill up pang kagaya nito, expiration date, na hindi na-detect sa ID ng aking asawa. Pero lahat yun, automatic na yun, hindi niya na kailangan mag-fill up ng name, mga number, birthday. Ito nga, expiration date, kailangan ko ilagay. So, tinype ko na yung after 10 years. Kaya 10 years yung expiration niya. Tapos ito naman, ID information niya, yung marital status. Siyempre, wala rin niya sa ID, kaya kailangan nyo rin niyang fill upan. Naman ay itong additional information na kailangan yung fill upan, yung occupation nyo. Siyempre, kailangan natin ilagay yan. Kung may po-provide kayong may trabaho kayo, mas maganda, mas madali kayong ma-approve kasi may trabaho nga kayo. Unlike sa walang trabaho, siyempre, hindi siguro nila a-approve yan kasi nga wala kayong source of income. Tapos ayan, kapag pag-select na kayo is ilalagay nyo rin dyan kung ilang working years na kayo sa company or sa pinagtatrabahuan nyo. Next naman ay itong emergency contact. Yes, kailangan nyo rin ilagay yan yung emergency contact nyo. At gumagana yung number at pwedeng nila matawagan or matext. Tapos syempre ilalagay nyo yung relationship nyo, kung sino ilalagay nyo doon. Pwedeng kapamilya, kamag-anak, kaibigan, katrabaho. Tapos ito, meron nakakaligtang step na to, itong enable location service. Kasi minsan pag clinic niyan, hindi yan automatic agad na go-on. So ang gagawin nyo is mano-mano nyo siyang gagawin. Scroll down nyo lang sa tuktok kasi nyo nakikita nyo yung mga wifi. Yan, tapos makikita nyo na yung location. Ito turn on nyo siya para mag-on yung location nyo. Tapos ayan, kapag na-on nyo na, pagka-click nyo is okay na agad yan. Location service enable na agad. Lastly, kailangan nyo ilagay yung SSS at TIN ID number nyo. Optional lang naman yan, pero kung meron talaga is mas maganda. Tapos ito na yung pinaka last step is kailangan nyo mag-set up ng inyong PIN. 6-digit PIN to kapag gagamit kayo tuwing ng Lazada Pay later is itatype nyo to para na rin hindi makagamit yung mga iba or mga kusino man na mag-hack sa inyong cellphone. Kaya kailangan mag-PIN kayo. Yan, i-confirm na natin at mag-wait na lang tayo. Kasi okay na natin. Dati may ganito rin ako, tapos pagka after ng 10 seconds is sinabi is magta-try daw ako ulit. Pero eto nga, nag-try ako ngayon, tapos eto yung lumabas. Ayan, your last pay later application must not approve because your personal details have already been used. Kung lang di ako ma-approve dito kasi ngayon ginamit kong ID is yung sa asawa ko, eh nagamit ko na rin yun nung sa aking last pay later. Pero nag-try lang naman ako is para mapakita nga sa inyo kung may mga bago bang pipilapan o may mga tips para makatulong din sa inyo na ma-approve kayo. Kaya sana nakatulong. Thank you for watching. Yun lang.